Ang dami kong gustong gawin, kaya nga lang umuulan. 2 days nang umuulan dito, buti na lang yung ginagawa namin nung minsan, yung tanda nyo yung umikot ako dyan sa farm. And then ipinakita ko sa inyo yung isang part na bakante na may truck. Eh yun, katatapos lang namin tapusin itong week na to, kaya sobrang pagod ko. Hindi na ako nakalabas ngayon masyado kasi nga umuulan. So I decide na mag-collab na lang kami ng mga vlogger na sinusubaybayan ko before ako nakapunta dito sa Canada. And then nakonta ko naman sila. Actually may mga usap na kami. And then yung iba naman nakakatuwa lang kasi yung iba na dati hindi pa ako nag-i-start mag-vlog, eh sinusubaybayan ko sila nung time na nandito na sila sa Canada, hindi pa ako nakakarating dito. Well, dito lang ako ngayon sa kwarto. Kahit naman ano, isang buwan ako na dito sa kwarto, mabubuhay naman ako dito, ha. Pakita ko sa inyo, guys, oh. Kasi 'yan, yung TV ko, may guitar naman ako, 'yan, dalawa-dalawa pa nga yung guitar ko. May computer ako kung gusto kong mag-sound trip, 'yan, may pang-recording tayo. And then may pagkain ako diyan, hindi ako nawalan, may tablet, may 'yan, pwede ako nakahiga na lang. And then nagluluto ako. Kasi ang ginagawa ko, guys, nagluluto ako. For example, 2 days day off ako. Yung first day ko, i-enjoying ko lang yan, susulating ko lang yan, papahinga ko lang yan, manonood ako ng movie, magpo-food trip ako. Then yung second day, magluluto na ako. Yan, ngayon, yung second day ko, last day off ko na. Magluluto na ako niyan, mga 2 hanggang 3 putahe, and then i-stack ko na siya dito sa rep ko. Yan, may mga ilang ulam na ako dyan, may pagkain na ako, full stack na yan. And then, yun na yung ulam ko for the whole week. So pagka-out ko, ang ginagawa ko na lang, i-oven-oven na lang tayo. May oven naman tayo dito. Then may isa pa ako ditong rep. Ayan, kung nakita nyo. Actually, freezer na lang to. May mga pagkain na rin ako dyan. And then, yan. May mga stock tayo dyan. May, hindi na ako magugutom dito kung nakita nyo. May saging, may tinapay, may mga, ayan, may stock pa tayo dito ng muffins saka mga ano. Kaya talagang masasabi ko, nai-enjoy ko tong bahay. Hindi na ako naglalabas. Yun yung isang way ko para makatipid. Ang problema ngayon, umuulan, kaya hindi ako makalis. So itong mga kakakulab natin ngayon, ay alam ko, kilala nyo to, matagal na din tong vlogger dito, almost I think 4 years na halos ng ano, at tatanggalin ko lang tong niluluto ko kasi ano na. Ayan, patayin ko na lang muna siya. Kasi baka masunog, eh minagaantay akong kausap ngayon. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Even nasa Taiwan pa lang ako, pinapanood na talaga kita. Sobrang saya ko dahil pagdating ko dito, pinapanood ko lahat yung mga vlog mo. Dahil feeling ko pagpagod ako, nag-i-enjoy ako eh. Parang natatanggal yung pagod ko eh. Yung nadadala ako dun sa mga tawa mo. Talagang ano. Oo, sir. Hindi, sa totoo lang, when I was in Taiwan, nag-a-apply pa lang ako dito. Nakuha ko ng idea. Di nakita ko yung channel mo. Moro, nagkikwento ka, nagsishare ka ng mga buhay dito sa Canada, which is yun talaga yung gusto kong ma-meet. Yun yung gusto kong makuhang idea doon sa mga taong na dito na ano ba talaga yung buhay sa Canada. Baka kasi, alam mo kami sa Taiwan, idol, kami sa Taiwan, ang daming patay na patay makarating dito sa Canada, which is parang feeling namin, even ako, nag-expect din ako dati na pagdating ko ng Canada, parang 1 month, 2 months, may sasakyan ako. Parang ganun eh. Kaya sabi ko, panoorin ko nga tong taong to. And then, nakita ko yung buhay mo, yung pinagdaanan mo, nakita ko yung ika nga eh, talagang hindi mo kagad nakuha yung PR. Tama, di ba? Parang, oo. Yung, kasi ano eh, yung iba, iniisip, ilang buwan pa lang, PR ka na ba? Yung kagad yung tanong eh. Yung ganun. Tapos nakita ko pa yung mga video mo na ano, talagang natapos yung unang working permit mo, hindi ka pa na PR. Tapos yung occupation mo, eh hindi qualified sa PR. Tama, di ba? O, di ba? Alam ko kasi pinapanood ko nga. And then natulog ka pa sa, ano, natulog ka pa sa garahe. Para ano, akala siguro nung iba, eh parang for content lang. Na para masabi lang, yun, nagpapanggap lang si Inag para hindi nila alam talagang nangyayari yan para makatipid tayo, di ba? Totoo yun, totoo yun. Kasi kung wala ka sa Canada, isipin niya si Inag, buladas yan. Gumagawa lang yan na natutulog sa
garahe para ano, makagawa ng content. Pero hindi nila alam, malaking bagay yun, nagtitipid tayo. Kaya talagang hinangaan kita sir. Maraming maliliit na YouTuber dito na hinangaan ko at isa ka na dun. Dederechoin kita, ay, alam mo naman ako, ayaw ko nung parang nagbubulahan tayo. Hindi ikaw ang pinakamagaling na vlogger dito. At hindi din ako. Pero, sa'yo ko nakita kasi yung parang talagang totoo, yung reality na nangyayari dito. Kasi ano ba yung definition ng magaling? Ang definition, kung ang definition sa kanila ng magaling ay pag tinanong nila about sa student, masasagot nila. Kung pag tinanong nila about sa working permit, ay masasagot nila. Para sa kanila magaling yon. But the question is, nagsasabi ba yun ng totoo? Baka puro sugar-coated naman yung sinasabi niya. Kaya talagang sabi ko, kahit si Inags, kako, ano, hindi man ganun kadami yung subscriber, pero sabi ko nga, kahit hindi ganun kadami yung subscriber mo, natutuwa ako kasi ano, ang daming nagpapapicture sa'yo. Oo, ang daming nag-i-sponsor sa'yo, di ba? Ang dami nagpa-i-sponsor sa'yo, natutuwa nga ako eh. Kasi sabi ko, si Idol Inags, hindi 100,000 yung mga subscriber niya, pero ang daming sabik makita siya. Oo, nakita ko yung mga galing Taiwan nung nakita ka, pa-picture sa'yo eh, di ba? So ano, for me, mas marami akong matututunan sa'yo. Kaya masayang-masaya ako kasi nakakulab kita. Kasi ano ba naman yung ilang taong ko dito sa ikukumpara sa haba ng panahon na nandito ka sa Canada. Pero ganun pa man, never mong inilagay sa utak mo na, hoy, matagal na ako dito sa Canada. Oh, despite of that, kahit matagal ka na sa Canada, you will still lucky ka pa rin. Hindi, sa'yo ko kasi nakita, sa totoo lang, sa'yo ko nakita yung gusto kong, paano ko ba sabihin to, parang yung gusto kong mangyari in the future na buhay ko dito sa Canada. Relate ako dun sa lahat ng sinasabi mo eh. Kagaya nung kukuha ng sandamakmak na bayarin, hindi natitigil sa bahay, ang ganda ng bahay, hindi matirhan, ang dami ng kinuwang sasakyan, tapos bahay, trabaho, uuwi, tutulog, pasok na ulit, hindi na ma-enjoy yung bahay. Totoo yun, nakaka-relate ako. Kaya sabi ko, sana dumating yung time, makakulab ko si Idol Inags, kasi marami akong gustong itanong sa'yo. Marami akong, may mga prepare akong questions for you, na pwede mong sabihing pass, baka medyo ayong sagutin, okay lang. So ito, para malinaw doon sa iba nating subscriber, si Idol Inags ay citizen na po siya dito. Well, marami po tayong matututunan sa kanya, tatanungin po natin siya ng personal para kahit papano sa kanya po mismo manggaling. So Idol, ito, sisimulan ko na, tatanungin kita. Kailan ka dumating ng Canada? Dumating ako ng Canada December 2, 2008. Yan, lipat ko lang para sige pa. Sige, okay lang. December 2, 2008. Malamig. Malamig na. So that time, medyo nanibago ka ba do sa klima nung pagdating mo dito? Syempre, sanay tayo sa init eh. Grabe. Kasi nung dumating ako dito, ano eh, gabi-gabi yun. December 2, tapos eh, naghintay pa ako ng 2 oras sa airport. Kasi kaya hindi ko alam kung sino susundo sa akin. Sabi susundo yun ako ng oras. Hindi ko matanda yung oras eh. So tagal. Ang tagal ako sumundo sa akin. Kala ko wala ka susundo sa akin. Nakabala nga ako. Baka mamaya eh. Naano ako yung nabugos. Pero hindi naman eh. Hindi ka naman kasi papalisi ng Pilipinas. Kung wala ka mga documents. So dumating naman. Awan ng Diyos. Dumating naman. Yung employer ko. Ako na lang yung pasahero doon sa airport, no. So nung inuwi niya na ako sa bahay niya, doon ako natulog sa basement. Grabe, di ba sa basement? Malamig sa basement. Eh, how much winter ba? Grabe, nagsuot na ako ng ilang winter jacket. May bako kasi ang winter jacket na pinip sa mobile ko. Sinuot ko na yon, tapos may mga kumot doon. Siguro nakatatlong kumot ako, pero ginawa pa rin ako sa sobrang lamig. Sobrang nag-adjust yung nag-adjust yung katawan. Yung sa lamig. So, yun yung nalukunan kong experience na sobrang lamig. So, hindi na naman lingid dun sa ibang subscriber mo
na subscriber ko din kasi kalimitan tinatag sa'yo, tinatag din sa akin eh. Yung mga ano, batuhan lang eh. Ngayon, alam naman nila yung mga pinagdaanan mo, nahihirap dito bago mo nakuha yung permanent residency niyan, na talagang nagpalipat-lipat ka din ng employer para gaanong occupation mo dati, hindi qualified for PR. So matagal mo din bago nakuha yung permanent residency na yan. That time, inisip mo ba na madadala mo yung family mo dito or parang gusto mo nang sumuko? Hindi. Tama yun. Maganda yung question mo. No? Hindi ako sumuko. No? Ang nasa isip ko kasi noon, ayaw ko, very positive kasi ako eh. No? Alam ko na madadala ko yung family ko rito. Kasi meron akong ginagawa eh. Alam mo yun? Meron akong ginagawa. Kasi pagka may ginagawa ka, merong malaki yung posibilidad. Merong posibilidad na makuha mo yung permanent residency mo at madala mo yung family mo rito. Uh-huh. At like, patulad nga, nung napanood ko yung interview mo kagabi sa pamahari ko, no, from Taiwan. Uh-huh. So, ganoon talaga, pagka wala kang ginagawa, na talagang mangyayari. Walang ano. Kailangan talaga, although may mga failure, hindi mo agad makuha sa amin eh. Sa isa, hindi mo makuha sa dalawa, based on my experience. So, talagang lahat ng pwede mong gawin as long as hindi ka nakakatapak ng tao, wala kang sinasagasaan, yung mga legal ways na pwede mong gawin. Ako, ginawa ko talaga lahat. Dumating pa sa point na lumuhod na kami sa employer ko, dito sa current employer ko dati. Lumuhod na kami noon, nagpapakaawa kasi nga, inabutan kami noon na dapat 4 years. Sa loob ng 4 years, maging permanent residency ka na ng Canada. Or, kung hindi ka magiging permanent residence from 2011 to 2015, uwi ka na ng, papauwiin ka talaga ng Canada sa kusang. Ah, may ganong ano dati. Kailangan sa loob ng 4 years ma-PR ka kung di uuwi ka. Ah, so ibig sabihin ngayon, kasi ngayon, ang dami kong kilala, inabot na ng 6 years, 8 years, renew lang sila ng renew ng working permit nila, hindi pa sila PR. So, iba noon, iba ngayon. Kaya nga, paiba-iba ang batas ng ano yung Canada. So, yun yung ano, yun yung pressure, stress, yung time na hindi talaga kami makatulog. Talagang totoo, hindi kami makatulog, kakaisip. Minsan, may time na masaya ka. Pero kahit anong gawin mo saya, kasi ano eh, may naiisip mo pa rin yun, ano? Actually, kasi ako, on my case, walang-wala na talaga kasi ako sa Pilipinas. Eh. Wala-wala talaga ako babalik ng trabaho. Kasi wala talaga. Wala. Yan, katulad yung nabanggit na kumari mo, di ba? Sa interview mo. Wala talaga. So, ang huling alas ko nga is yung dapat mag-permanent residence ako sa kanya. So, yun yung grabe yung time na yun. Kaya napilitan ako tumira sa lahat niya. Sabi ko talaga, ginawa ko lahat. Kung kinakailangan ko tumira sa garahe para lang makuha ko yung permanent residency bago mag 2015, ginawa ko yun. Tumira ako sa sala. Sa sala rin. Tumira ako sa sala, no? At tulad ito, sala na to. Alam mo yung mga karton sa Boston Pizza, yung mga box na fries. Ginawa ko yun. Ginawa ko kwarto. Para lang maksurbay, para lang kasi wala lang akong matitira talaga. Kumbaga, para nakikisingit na lang ako. Alam mo, nakikisingit na lang ako. Pwede pang makikisingit dyan. Eh, okay naman yung mga nakakausap ko kasi gusto rin lang makatipid. So, kahit na walang kwarto, pinayagan nila ako sa sala. Yan. Tapos yung sa garahe naman, actually, ayaw akong patulogin doon ng mga kaibigan ko. Gundo talaga ako sa kwarto dapat. Kaya lang dalawa kami. Eh, sabi ko, kailangan gusto kong bigyan ng privacy. Nagsasabi sa akin na tumira ako sa kwarto niya. So, sabi ko, doon na lang ako sa garahe, lilinisin ko na lang. So ako yung nag-aaral talaga doon. Doon yung natuloy. Kaya lahat, marami yung natapos yun na nga. Merong mga hindi na nakakapag-apply ng PR. So yun na, talagang tulala na. Kasi uwi na sila ng Pilipinas. So sa madaling salita, noong 2015, may nakasabay ako sa aeroplano. Umiiyak na yung iba, sabi, nakasabay ko pa nga babae kay kabayan. Sabi na, kuya, uwi ka na ba ng Pilipinas? Sabi ko, uwi na ako ng Pilipinas kasi susunduin ko na yung family ko. Pero tapos umiyak siya nung para pababa na kami sa Pilipinas. Umiyak siya kasi sabi ko, hindi na ako nakapag-Pilipinas. Nakarelate talaga ako sa kanya. Tapos iyak siya. Nakarelate talaga ako siya. Ako, muntik na nga rin ako umiyak eh, kasi naramdaman ko yung naramdaman niya. Grabe. Yun yung pinabilis ko lang story. So grabe yung 4 years na yun. Grabe yung torture mo. Alam mo yung parang ang bibitahin. Mm. Alam mo na kung kailangan bibitahin. Dapat makakuha ka ng abogado para matanggal ka dun sa linya na
Nabibitay. Parang gano'n. Grabe yun. So yung mga makakapanood dito na nakaranas ng naranasan ko pa, makakarelate. Makakarelate sila. So may isa, ang tanong ko pa, ngayon nakuha mo na yung permanent residency yan. Actually, hindi nga permanent residency lang eh. Na citizen ka pa eh. Pero nung that time na nakuha mo yung permanent residency mo, ano ba yung advantage ng pagiging PR? Mas gumaan ba yung buhay mo kumpara dun sa ikaw ay contract workers dati? Actually, pag contract worker ka kasi, ang easy, ang gastos mo lang. When it comes to financial, ang gastos mo lang yan, sarili mo lang eh. Boarding mo, magkaroon ng boarding mo rito, $400 minimum, no? Kasama ni kuryente, lahat na yan kasama na. So pagkain mo, pwede ka naman hindi kumain kung hindi ka kakain. Diba? So kasi nung dinala ko na yung family ko rito, yun na yung mabigat. Yun na yung mabigat doon, ano? Kailangan mo na siyempre kumuha ng bahay. Oo. So, kailangan mo na kumuha ng bahay. Siyempre, pag kumuha ka ng bahay, sabihin natin, pinakamura, 1,000. Pinakamura na yun. Swerte mo na pag nakakuha ng 1,000 na bahay. Siyempre, may bills pa yan. Oo, bills pa. Kente, property tax. Diba? Insurance. F4. Oo. Mga telus. Oo. Malaki, malaki. Grabe, malaki. So, ang yun yung pinaghandaan ko actually. Ako, matingin ang family ko rin. Sabi ko, mag-iipon ako ng mag-iipon hanggat wala pa yung family ko rito. Ito yung opportunity ko bilang isang contract worker na hindi ko pa kasama yung family ko. Mag-iipon ako ng mag-iipon ng mag-iipon ng mag-iipon. Mag-work hard ako ng mag-work hard. Lahat yung sinasabi. Unahin ko muna yung hirap. Mm. Para sa bandang huli, magpapasarap na lang. Okay. Work hard. Sabi ko nga sa mga vlog ko, ang cellphone ko, pag bumili ako ng cellphone dati, LG, pinakalumang cellphone yun. Zero, wala akong babayaran sa mga bilihan ng cellphone. Mabayaran ko lang isyong monthly bills ko. Yung mga kasama ko, maniwala ka sa hindi, every year yan. Papalit. Kung palit na sila ng cellphone, ng iPhone, ako, sa limang taon na yun, yung pa rin yung cellphone. So talaga nag-ipon ako tapos ay mga damit ko dati, limitado. Kung kumpara mo sa mga iba, mga kabahay natin, huwag naman sana magalit sa akin, career, pagman tayo. Talagang ano, bongga talaga damit. Hindi lang bongga, branded talaga. Branded. Pero sabi ko, saan ako nagagawin yung mga yan? Pagka nasettle ko na talaga yung goal ko talaga sa buhay. Yung goal ko talaga sa buhay. Kailangan, kasi meron ako, may goal talaga ako. Pag dumating ang family ko rito, wala akong utang na ipapamana sa asawa ko at sa mga anak ko. Kasi usually dito, karamihan, hindi naman lahat. May mga na pag dumating yung family, kailangan mo na magtrabaho kasi marami din babayaran. Utang, yung mga pinamana nilang utang sa family na wala pa rito. So ang kagandahan sa akin, pinagtanuhan ko bago ako gumastos, yung contract worker ako, pinag-iisipan ko lang ilang beses kung kailangan ko pa to. O ilagay ko na lang sa bangko kasi pag sa bangko nanganganak yan eh. Oo. Nanganganak yan eh. At saka kasi nung contract worker ako, malaki yung naiipon ko. Kasi contract worker ako, sabi ko, ang binabayaran ko lang. Oo. Kaya hindi ka tulad ng iba na mga kababayan natin na nandito sa Canada, na contract worker, hindi pa permanent residence, pag nakuha yung sweldo, ubus na kagad. Talagang ano. Oo. Uy, bago. Uy, ganito. Danas ko yan. Danas ko. Yung worst pa nga, pupunta sa casino, isang sweldo lang. Totoo yan. Ubus ka. Ubus sa casino. Totoo yan. Oo. Tapos, yun na nga. Tapos, basta ang focus ko nun, ipon. Kaya sa madaling salita, nung dumating ang family ko rito, may hawak na. Sabi ko sa asawa ko, pirmahan mo to. Kasi kukuha na tayo ng bahay. Pirma lang yung contribution ng ni Mahal na Reyna. Oo, no? Ni Mahal na Reyna. Yun, pirma para makakuha ng bahay. Pero bago kami nakakuha ng bahay, nag-wait muna kami ng 1 year para makakuha ng credit history si Mahal na Reyna. So after 1 year, nag-wait muna kami ng renta muna. So after 1 year, nakalipat na kami sa bahay. Tsaka pag nung kumuha ako ng bahay, sabi ko sa sarili, hindi ko kailangan ng bago tsaka ano. Totoo. Hindi ko kailangan yan. Totoo. Ang sabi ko, ang kailangan ko is yung kahit wala akong overtime sa trabaho, basic salary, mababayaran ko yung mga bills, mababayaran ko yung bahay. Totoo. At importante,
makakatulog ako sa gabi dahil wala akong stress, wala akong isip ng mga utang, ng mga babayaran. Totoo yun. Totoo. Kaya sinasabi ko eh, di baling luma ang bahay ko, masaya naman ako. Di baling luma ang bahay ko. Nai-enjoy mo? Nai-enjoy ko, natitiran pa ng matagal, at syempre, kahit pa paano, ano pa rin, ah, masaya. Gumigising ka, wala kang utang. Eksakto. Diba? Masaya. Tsaka sabi nila, mga kasama ko, hindi ka bumibili ng parado na karang. Sabi ko, hindi ako bibili na. Sa akin na, in my, sa akin na. Oo. Kanya-kanya naman tayo ng... Kanya-kanya tayo ng pananaw regarding with that. Hindi ako bibili ng bagong sasakyan. Unless kung tapos ko na siguro yung bahay. Hmm. Sa akin kasi, ano ako eh, siguro kung maliit ako, naranasan ko yung hirap eh. Alam ko yung hirap eh, kaya alam ko yung magiging consequence pagka bumira ako ng bumira. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Oh. Alam ko eh, kasi pinagdaanan ko na yan eh. Mahirap okay. Yung, kasi actually, yung mga may kakilala rin ako no, na kumuha talaga ng bahay bago. So, nasa 400,000. Kumuha pa ng mga sasakyan. Sino ba yung pinasasakyan? Tsaka hindi lang basta sasakyan. Marami rin talaga yung mga sasakyan, yung pangalan. Luxury? Luxury. Pero, hindi kinaya ng banda ko niya. Na-realize na siguro na hindi na kinaya. Kasi, wala na. Isang hindi na umuwi ng bahay, natuwa na lang. Oo. So, hanggang sa nabalitaan na lang namin na kinenta na yung bahay, sasakyan. Kasi sobrang stress talaga, sobrang stress, especially pagka walang overtime sa trabaho. Oo. Ang laki ng problema mo pagka marami kang bills na babayaran. Isa na dyan na yung hirin ang ulo mo, makikipag-away ka na. So, sa akin, hindi lang sa ano, marami lahat ng company yan, no? Yung mga ganyan. Makikipag-away ka na kasi kailangan mo na makuha yung talagang dapat na sweldong makuha mo, no? Oo. Isa, kaya ka na may vlog ako na wala nang kumpare, wala nang kaibigan-ibigan. Basta pag ang iniisip mo na yung mga babayaran mo na. Oo. Kaya nga eh, ang gumagawa talaga ng gusto nating maging buhay, walang iba kundi tayo. Tayo. Tayo talaga. Mm-hmm. So, tayo. So sa kabila ng mga nangyaring karanasan mong yan, paano mo pa naisip pasukin ang pagbablog? Ayun! Oo. Actually, mahilig kasi ako mag-diary. Mahilig ako mag-documentary. Oo, documentary. Mahilig ako mag-documentary kasi mahilig ako tingnan yung mga past. Yung mga before and after. Ayun ko, ba't mahilig ako sa ganyan? Ay, ito pala yung dati, no? Tapos ito na siya ngayon. Halimbawa, dati walang mga building, di ba? Oo. Ngayon, after 10 years, may building na rin dati. Parang... Ayaw ko, masaya ako sa ganun. Tapos yung pag-vlog na, matagal ko lang gusto mag-vlog, sir. Kaya lang, hindi ako marunong mag-edit. Kasi siguro, gusto ko lang mag-vlog, hindi ako marunong mag-edit lahat. Wala. Pero si Sis na gusto mo ha, pinag-aralan ko. Oo, nakuha mo. Actually, ang gusto ko talaga ipamahagi nun, yung buhay dito sa Pilipinas, ang actually nung nag-vlog pa kami, ilan-ilan pa lang yung mga nag-vlog dito. Mm-hmm. Pero wala pa ako nakitang nag-share ng ano. Sa ayaw pa, wala pa ako, nung time niya, wala ako nakitang nag-share talaga ng experience sa buhay nila rito. Meron, pero mga positive side. Mm-hmm. Tama. Ewan ko lang kung meron yung tayo. Wala kasi akong nakita eh. Ewan ko lang kung meron ng time na... Puro positive na nakikita ko eh. Dati. Yun yung ano ko rin. Ewan ko lang kung meron iba rin na nag-share ng mga... Reality. Diba yung mga expectation nila, maganda yung kahanda. Yes, expectation versus... Wala ko lang panood na ano eh na... Ito yung mga negative side, wala akong yan. Ewan ko meron. Mm. Kaya ginawa ko nun, sabi ko, ikwento ko kaya yung ano. Ayaw ko pa kaya ikwento kasi sabi, parang kakaya. Pero sabi ko, hindi. Ikwento ko itong buhay ko na to para yung mga kababayan natin ang parating, maging handa sila, magkaroon sila ng ideas na ganito pala ng buhay dito. Oo. Especially contract worker, especially hindi ako open work permit na hindi pa pwede ka mag-apply sa ibang trabaho. Mm. So yun, sabi ko, i-share ko to. Kung sabi ko, total, para makatulong din, no? Makatulong ako pagbigay ng ibigay. So sinishare ko na nga yun kung paano ko nakapagkira. Talaga, especially yung natulog ako, paano natulog ako sa garahe. So hindi ko in-expect, meron pa isang subscriber na nagsabi sa akin na, yung YouTube channel ko pala, yung kwento ko na kung saan natulog ako sa garahe. Uh-huh. Parang sinasabi nila doon sa, kasi sa Pilipinas, iba yung mga mapunta ng Canada. Parang ako, panoorin nyo si Ina, siya nag-experience niya sa Canada. Ito yan, hindi porto pumunta ka ng Canada, kala nyo, buhay sa Canada, ganito. Uh-huh. Merong ano yan,
Kasi ako, dahil ako din dati nung wala pa ako sa Canada, no? Ang ganda ng... Tingin ko sa Canada. Alam ko yung Canada. Pero pag nandito ka na, pag nandito na kayo, dito nyo malalaman talaga. Dito nyo malalaman kung ano talagang buhay dito sa Canada. Oh. Dito nyo malalaman. Especially pagka... pagkakasama niyo yung family niyo, tapos may mag-isa lang kayo mapupunta rito, ang laki ng adjustment, ang laki ng adjustment. Sa gastos. Gastos lahat. Oo. Gastos. Kaya nagustuhan nga kita eh. Kasi yun nga yung nakikita ko sa'yo. Halos parehas tayo ng pananaw. Share natin yung mga nangyayari dito. Nang hindi sila basta-basta mag-expect ng... pag nasa Canada, mapera yan. Pag nasa Canada, nakakuha ka agad na sasakyan. Mga ganon. May isa pa akong tanong, Idol. Do you consider yourself as sikat na vlogger dito sa Canada? Kasi ang dami kong nakikita. Nagpapapicture sa'yo. Pinapadalang ka ng mga ano, mga kung ano nung regalo, mga kung ano, may nakita ko, pinasinesendan ka sa post office eh. And then magiliw ka naman na tinatanggap yung mga nagpapapicture pag may nakakakita sa'yo. Napaka ano, kaya nga sabi ko, do you consider yourself as sikat na vlogger dito sa Canada? Ay, hindi ako sikat na. Hindi ako sikat na. Siguro sumisikat na yung ulo ko. Ah, hindi. Ang dami namin nanonood. Ah, yung mga kasama ko dito sa farm, nanonood dyan sa'yo. Sabi nga nila, pa-shoutout tayo kay Idol Inags. Oo. Ang totoo niyan, doon din tayo nagkakaparehas. Even ako, ang daming nagme-message sa akin, gusto kong i-meet, gustong makipagkita, pinapapasyal ako sa bahay nila, gusto magpa-picture, gustong magtagpo kami, even sa bakasyon ko nga ngayon, gustong maraming makipagkita. Pero sa totoo lang, they don't have any idea na kaya natin ginagawa to is just to share our experience, di ba? Yun lang talaga yung purpose natin, and gaya ng sinabi mo, gusto lang nating mag-ipon ng memories, di ba? Oo. Yun nga yung point ko. Gawa-gawa tayo ng video kasi gusto nating i-share yung experience natin. Gumagawa tayo ng memories na someday pwede nating balikan dito sa YouTube na nakapunta ako doon, nakapunta ako dyan. Ito yung itsura noon, ito yung itsura ngayon. Parang ganon. Kaya lang, sometimes, may mga basher na rin tayong nakukuha. Tama, di ba? May mga, oo, na parang minsan nagdi-demand sila. Hoy, ikaw Inags, dapat ganito, paulit-ulit ka na lang, ganito-ganan. Oo, nakakatanggap din ako ng ganyan. I just ignore it kasi unang-una, sabi ko, channel ko to eh. Channel natin to, di ba? Channel ko to. Gagawin ko yung gusto ko, hindi naman ako namimilit ng manonood. Ikaw, hindi ka naman na namimilit ng manonood, di ba? Kaya lang yung iba, masyado ng demanding. Dapat parang dinidiktahan na tayo sa dapat nating gawin. Kagayang minsan, may vlog naman ako na walang kwenta, gusto ko lang mamasyal. Gusto ko i-record yun eh, kaya ginagawan ko. At the same time, nilalagyan ko lang ng konting kwento para kahit paano may mapulot silang aral. Pero hindi nila tayo dapat dinidiktahan dahil unang-una, wala tayong pinipilit na manood. Kung may mapulot silang aral, edi salamat. Kung wala, free sila na i-skip nila, hindi nila panoorin, di ba? Ngayon, sa mga basher mo, Idol, kasi may mga nababasa din ako, nagbabasa ako ng mga comments mo eh. Minsan ba, na-visit ka na ba? Actually, sa dun din yung mga basher. Actually, hindi man ako na sa kanila. Apektado. Next week ko na yan na... masaya nga ako pag mayroon akong basher. Kasi pag may basher ka, sabi nga nila, is parang... sumisikat parang na. Kilala ka na, totoo. Usapan ka eh, parang hindi ka nila makalimutan kasi nag-visit nila sa'yo. Yung... alam mo yun, balikan ka nila. Oo. Hindi ako na, ano sa akin. Actually, bago ako nag-YouTube, nag-aaral kasi muna ako na ano, mga tutorial sa YouTube. Oo. Ito yung mga magiging karamasan mo pag pag nag-YouTube ka. Masasakit na salita. Although hindi naman kasi ako madamdaming tao. Hindi naman ako madamdaming tao. Ano, kung magalit man ako, madali rin ang makapagpatawad. Kaya nga jolly tayo. Jolly lang. Jolly lang tayo. Tsaka yung mga basher ko. Eh siyempre, natatamaan din sila isa sa mga sinasabi na sabi nga natin. Eh. Kapag ka nakarinig ka ng totoo at nangyayari talaga, masakit talaga yun. Masakit talaga. Kaya hindi na yun. Kaya may mga sinasabi sila sa akin na, yun, iingit daw ako. Kasi katulad nga nung may vlog ako, di ba, na isa na sinanagsalita ako na,
Dahil mo malaking bahay, hindi mo naman titirahan, di ba? Ito. Marami-marami akong basher ko. Grabe, talagang matitindi yung pangat nila sa karo. Pero, inintindi ko na lang sila kasi naintindihan ko sila. Baka isa sila doon sa mga natamaan ko na kasi sabi nila eh, truth hurts though, di ba? Oh, totoo yan, totoo yan. Masakit marinig ang katotohanan. Katotohanan. Masakit marinig ang katotohanan. So, Idol, ito pa, may tanong pa ako sa'yo, ilang questions na lang. Sa 2 years below in Canada, hindi pa PR, 2 years below in Canada, ano yung may sasuggest mo? Brand new car or second hand car? Napakagandang tanong yan, yung mga hanap pa rin ko kasi. Actually, ito sa mga 2 years, napakaaga pa rin, sobrang napakaaga pa rin para sa mga brand new car. Ang suggestion ko lang, never. Suggestion ko lang, kayo naman na magdidesisyon sa sarili nyo. Pero as matagal na ako sa Canada, 2 years below, 2 years pa lang kapag kumuha kayo ng brand new car, hindi kayo makakaipon, Hindi kayo makakaipon, especially pag hindi naman kayo open work permit. Pwede naman kayo kumuha, kaya lang, wisely, kasi dito sa Canada, kailangan mo talaga ng sasakyan nyo. Kuha lang muna kayo ng, ng second hand. Kung hindi nyo, kung malapit lang naman yung trabaho nyo, huwag na kayo kumuha muna. Unahin nyo muna yung pag-iipon kasi importante yung pag-iipon mga kayo. Ay, mga ka-Ferds, no? Ferds TV. Unahin nyo muna yung pag-iipon kasi importante. Yan ang magiging bala nyo pag nag-apply na kayo ng permanent residence. Isa yan. Tsaka, kung sakaling huwag naman sana makauwi kayo ng Pilipinas, meron kayong pera. Meron kayong pera, meron kayong bala. Hindi kayo uwi ng buwan. Mag-ipon muna kayo kasi yung sasakyan na yan, yung brand na sasakyan niya yan, pwede niyong mabili yan pag na-settle niyo na yung sarili. Pag na-PR na, unahin niyo muna yung PR niyo. Katulad ka na sinasabi ni Forbes TV. Unahin niyo muna yung permanent residence niyo kasi karamihan ng mga maaagang nakapunta rito sa Canada wala pang 2 years. Brand new agad ang binibili. Sasakyan ka agad ang iniisip na brand new agad ang iniisip. Hindi ka mo lang namin nung araw. Bisikleta! Hindi namin iniisip yung sasakyan. Kasi nga alam namin, hindi namin priority yan eh. Yung sa mga unang dumating ito, mga 2008, 2009. Siguro meron namang iba na pumipili ng sasakyan din kasi kailangan talaga. No? Pero sa amin, bisikleta ang gusto namin, hindi sasakyan. Araw. Makapunta lang kami sa pupuntahan na. Pero pag winter, talagang lakad, wala sa isip namin yung, wala sa isip namin yung sasakyan. Iniisip namin, syempre, pero alam namin, hindi namin affordable. At doon pa naman, actually sa Spruce Grove ako, walang masyadong bus doon. Nung araw ka gano'n, wala pa rin bus doon eh. Talagang lakad ka lang. Ang kagandahan lang sa amin, no, nung nasa Spruce Grove, Alberta, Canada ka, mababait yung mga puti, especially mga matatanda. Pag nakita ka, hihintuan ka talaga. Papasakayin ka, saan ka mapupunta? Atid pa kita. Ganun, ganun ang ganun nung time namin. Alam nila ang buhay namin dati. Kaya yung mga kamabayan natin, mabago pa lang dito sa mga. Huwag niya po muna isipin yung brand na sasakyan. Kung kailangan niya na sasakyan, you know, second hand lang muna. Yung bayaran niya, ano ba, 3,000? Pero pag-iuna niya muna. Kung kailangan talaga, pero hindi naman. Kasi iba na ngayon, Ferds, ano? Iba na kasi ngayon. Hindi ka tulad nung araw. Ang talaga ipon, permanent residence, yun ang nasa isip natin. Kasi ngayon, marami na tayong mga kababayan dito, marami na tayong mga Pilipino rito. Yung mga kaya yung mga bagong dating na contract worker na wala pang 2 years dito sa Canada. Minsan na-influensyahan doon sa iba na which is settled na sila. Alam mo yun, na-influensyahan sila. Ganon. Instead na second hand, bumili ka na lang ng brand new car. Eh, yung pala, may kickback yung nag-aano sa akin. May makukuha siya dun sa dealership, tama? Dealership, So, yun, wag muna, kung sa akin lang. So, gaya nga ng sabi mo, iba noon, iba ngayon. Iba ngayon? Sa ngayon, worth it para sa'yo, worth it pa bang mag-Canada? Yan ang karamihang tanong ng mga nababasa natin at napapanood natin ngayon. Sa ngayon, worth it pa bang mag-Canada? Sa ngayon kasi, depende, no? Depende sa sitwasyon sa buhay. Kung meron ka naman trabaho sa Pilipinas, okay ka naman sa Pilipinas, huwag ka na mag-Canada. Huwag ka na mag-Canada, stay ka na lang sa Pilipinas.
Kasi ang Canada kasi ngayon, iba na, no? Actually, dito sa Alberta, tumataas na rin ang mga bilihin, tumataas na rin ang, ano, ang mga interest ng bahay. Yan. Pero kung ano, kung talagang walang-wala ako, katulad mo natin, walang-wala ako. Tulad natin, ako din. May pera naman ako, no, kasi linabuha ako ano, yung separation pay sa kumpanya ko. Hindi ko ginastos yun. Hindi ko ginastos yun. So, ginamit ko yun kung pumunta ako ng Canada. So, yun, mga ganun, pagka wala ka naman talagang, wala ka nang makita ka talaga sa Pilipinas, eh, siguro, kung may option ka na pumunta ng Canada, bakit hindi? Oo. Pero, pag pumunta dito ka na sa Canada, syempre, you don't expect na positive, ano? Malaki adjustment mo rito. Malaki ang mangyayari sa'yo dito, malaki. Unlike pagka may trabaho ko naman sa Pilipinas, okay naman. So, huwag ka na mag-resign kung okay ka naman. Kasi actually ako, kung tatanungin mo ako ngayon ha, totoo, honestly, parang gusto ko ang bumalik ng Pilipinas, alam mo yun, kung pumayad ko na itong bahay ito, pumalik ako ng Pilipinas, doon lang muna ako mag-i-stay, balik na lang ako dito. Ganon. Ayun, yun ano ko. Depende sa sitwasyon. Oh, tsaka depende sa tao. Depende pa rin sa pananaw ng tao. Kasi magkakaiba naman tayo ng tao, ano eh, pag-iisip eh. Kaya yung iba, yun lagi yung sinasabi ko din sa kanila eh. Kung maayos yung buhay nyo, malawak yung mga ari-arian nyo, mga lupainin nyo sa Pinas, maganda yung kinikita nyo, may 100,000 pa nga. Merong mga nagme-message sa akin, ano eh, 120,000, 150,000 yung monthly salary. Ah, okay lang daw bang mag-Canada pa sila? Eh, syempre, sa sitwasyon ko, na talagang sa Pinas, 300 yung araw, 350, 400, hindi sumasapat talaga. Wala pa akong sariling bahay nung time na nasa Pilipinas ako. Wala akong, ano, ibang pagkukunan talaga. Wala nga akong titulo, wala akong kahit na ano. Kaya masasabi ko, mag-i-stay ako dito sa Canada. Ngayon, kung talagang in the future, makakuha ko ng bahay, at talagang kasi yung value ng bahay dito, alam naman natin. Ang mahal ng bahay dito, grabe. Pero pag ibinenta mo, million na. So that means pag nag-retire ka sa Pilipinas, milyonaryo ka. So why don't you buy a property there in Pilipinas, 'di ba? And pwede ka nang mag-retire sa Pilipinas, benta mo yung property mo dito. And doon ka magpakasarap, kumbaga, mabili ka ng mga apartment, nasa bahay ka na lang, pinapasyalan mo yung apartment mo, sinisingil mo, yung mga renta, parang ganun. Kasi, ano, awang ko dun sa iba, ang talagang uugod-ugod na, talagang, ang malaki nga ng bahay, ang taas ng value ng bahay nila dito, pero hindi pa rin sila tumitigil magtrabaho. Kasi may babayaran sila mga property tax, insurance, etc., mga ganun. Diba? Ganun talaga. Oh. Mm. Kaya, ganda nga yung sinabi mo. Yung point of view mo, tsaka yung plano mo na ganyan. Maganda yung ano na ganyan. Mm. Iba talaga pag may focus ka, no? At siya, yun nga, may mga kilala rin ako na ganyan. 75 years old na, actually. Hindi pa rin nag-retire kasi kailangan eh. Minsan yeah. Matutumba na. Oo, matutumba na. Kasi last question bago natin tapusin to, masyado nang mahaba, pero sa sobrang sarap ng kwentuhan natin, wala akong pakialam kahit abutin pa to ng napakahaba kasi ang ganda ng topic natin. One more question, last question na lang, idol. Ano yung may advice mo doon sa mga gustong mag-Canada? Sa mga gustong mag-Canada? Yan doon po sa mga gustong mag-Canada, ano? Bago kayo pumunta ng Canada, i-search nyo yung negative side. Kasi alam na natin yung positive side. Mag-search muna kayo kung ano ba talaga ang Canada. Mag-search muna kayo kung ano ba dadatnan dito sa Canada. Culture. Yan. Kasi yung iba rito, pag pumunta sila ng Canada, positive side eh. Uy, ganda ng Canada. Tapos pagdating nila rito, magugulat sila. Magugulat sila. Eh, ba't ganito? Hindi pala ganito. Especially, dito po sa Canada, no, malungkot dito. Sa tubo lang. Ako naramdaman ko rin yan. Nakala ko dati ang Canada, wow. Hindi, malungkot dito. Wala kang makikita ang mga tao kung nagchichismisan sa labas. Pag nanggaling ka sa trabaho mo, pag umuwi ka ng bahay mo, hindi ito katulad ng Pilipinas. Tatambay mo lang ako sa kanto, may nagpa-basketball. Tatambay mo lang ako sa kabilang kanto. Mayroon lang dito na ng isaw-isaw niya, ng balon. Ay, makikipag-chismisan mo na ako rito. Alam mo yun, natatanggal yung stress mo. Eh, no? May nakasabihan ka ng mga pagod mo. Eh, no? Mm. Dito, wala dito, dito. Ano rito, no? Pagkagaling mo ng trabaho, hindi ka ng bahay. Gusto mo lumabas? Makipag-chismisan ka? Wala ka. Wala ka.
wala kang aasahan dito. At saka wala makikipag-usap sa dito basta-basta. Hindi ka tulad sa Pilipinas na ano. Dito, tsaka dito tahimik, walang mga jeep dito na mahingay. Wala. Sobrang tahimik dito. Kaya nga, nasabi ko dati sa sarili ko, no, nakakabaling pala ang katahimikan dito sa Canada. Kahit dito sa City of Edmonton, Alberta, tahimik dito. Marami. Gusto mo may punta ka sa mall. Pero huwag kang mag-expect na may makakausap ka doon. Kasi minsan, kasi ano, wala namang makikipag-usap sa'yo doon. Pero ano, yun. Don't expect too much sa Canada. Trabaho, yan siguro, oo. Trabaho. Pero yung, kung ano yung nakasanayan mo sa Pilipinas, hindi po ganun dito sa Canada. Malayo. Maraming nagkakaroon ng culture shock dito. Maraming naho-homesick. Maraming umiiyak dito. Maniwala kayo sa akin. Kasama ko, umiiyak eh. At ano no, 14 years ago, 13 years ago, 12 years ago, marami yung kakilalang ganyan. Pagdating niya rito, 2 months, 3 months, umiiyak talaga, sabi niya. Parang gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi ano eh, ang saya nila ang family nila, bigla siya pumalis. Tapos naiiwan siya sa bahay, mag-isa lang. Nagitay siya ng ship niya, pag alas 5 ng hapon. Eh winter, pag alas 5 ng hapon, madilim na yun, napakalungkot ko. Pagpasok ko, maglalakad ko, umiiyak ka. Grabe, grabe, torture. Grabe, torture. So yung mga sinishare namin ni First TV, hindi namin kayo, hindi discouraged na pumunta ng Canada, no? Hindi namin ayaw kayo na pumunta ng Canada or gusto namin i-stop yung pagpunta niya sa Canada. Kami nila Forbes TV at ibang mga vlogger na nagre-real talk, nagsasabi ng katotohanan about experience namin sa Canada. Sinishare po namin to para magkaroon kayo ng ideas, maging handa kayo pagdating niyo ng Canada, hindi kayo mga culture shock na ay ganito, ganito. Ay, ito pala yung sinabi ni Forbes TV, na tama pala siya, ang ganda ng ano niya, mga information niya, may mga na-interview siya ng mga naka-experience na sa Canada. So yun, at least handa kayo. Handa kayo, hindi yung pagpunta nyo rito, patay, pag ganito. Hindi naman ganito yung in-expect mo. So ang laki. So at least kahit mapaano, nakapag-adjust na kayo. So manood kayo ng mga ano, especially yan, inire-recommend ko si Ferbs TV. Salamat. Yung mga content niya about ano yun, no? Sa mga bago na papunta pa lang dito sa Canada, yung mga wala pang ideas about Canada, para meron kayong alam. Para meron kayong ano, meron kayong pinahahawakan. Maraming salamat, idol. Walang anuman. Maraming salamat. Oo, oh, sobrang saya ko. Sana pag may time na nakapag-drive ako papunta dyan. Kasi almost ano din eh, 8 to 10 hours din. Gustong-gusto talaga kitang pasyalan diyan. Kaya hopefully magkita tayo in the future. Thank you. So hanggang dito na lang siguro at hahaba yung video natin. Pag may time, tatawagan kita at nang wala tayong gagawing content. Maraming salamat. So hanggang dito na lang muna, idol, at maraming salamat ulit. Yeah, thank you. Alam niyo po, sa totoo lang, kami po dito sa Canada, even yan, si Inags, gaya nga nang nabanggit niya kanina, hindi naman daw niya kinukonsider yung sarili niya na sikat. Eh, even ako, sa personal ko pong opinion, kasi may mga napunta po dito sa akin, dinadalo ako dito, pinapasyalan ako. Nung minsan may subscriber tayo na pumasyal dito, dinalan ako ng mga muffins galing sa Costco, dinalan ako ng bag, ng cup, and mga ilang regalo, kape, ganan. So nagpapasalamat naman po ko kasi na-appreciate daw niyo yung mga vlog ko. And then may mga times naman po na nagme-message sa akin na gusto daw magpa-picture, baka daw nandyan daw ako dito sa farm, gusto daw akong daanan, gusto lang daw nila akong ma-meet. And then nung minsan nagpunta ako sa Richmond, may mga taong, "Sir, galing ka pala dito sa Richmond, sana nakita kita, makapagpa-picture, sana ano, yung iba, ini-invite po ako." Kagaya nung minsan, nagpunta po dito, ito, nagpapa-shoutout nga pala si, anong pangalan nito, si Sir Luciano Gamboa, taga Richmond po siya. Bari matagal na din to sa Canada, then may kasama siyang pamangkin niya na tourist na magbabaka sakali, baka doon may makukuhang mga working permit na pwede doon sa pamangkin niya. Well, yun nga lang, hindi kami nagpang-abot kasi po that time day off ko, eh nag-grocery naman po ako kasi nagtatag-ulan na nga po dito, so nag-stock ako. And then, hindi lang po yun, marami kasing nagpupuntahan dito na minemessage ako kung pwede daw nila akong makita, makipag-meet. And then, yung iba naman, pag-bakasyon ko, lalo ngayon, magbabakasyon ako, sabi nila pwede daw kaming magkita pag uwi ko ng Pinas. Siyempre, that time po medyo busy din ako kasi ilang linggo lang po yung bakasyon ko. Hindi ko siya ikinukonsider o ikinakalaki ng ulo ko dahil totoo lang po,
gumagawa po kami ng content, gagaya po nitong ginagawa ko ngayon, gumagawa po ko ng video. The real purpose of this video is para ma-educate po yung iba na gustong pumunta dito sa Canada. Wala po kaming ibang purpose para magpasikat or gagaya ng ibang sinasabi ng iba or gumagawa ka lang ng video para sa views. Naintindihan ko po sila kasi unang-una, hindi po nila alam ang kalakaran sa YouTube. Kahit yung ibang mga tao ngayon, nagre-reel sila para sa pera. Yung iba, nagpapa-Gcash pa. Alam niyo po ba, niminsan hindi ko naisipan na magmigay ng pera o magpa-Gcash para ano? Para po panoorin yung video ko? Para po, ano, parang boot buying yan eh. Para sa akin, parang boot buying yan na parang, oh, panoorin niyo yung mga video ko, abangan niyo, magpapa-Gcash ako. Para ano? Nakaabang lang sila dun sa content mo dahil dun sa pera mo. Ayoko pong bayaran yung mga tao na panoorin nyo yung video ko at magpapa-Gcash ako dahil sa totoo lang po, ang gusto ko po is organic. Panoorin mo yung video ko kasi may nakuha kang idea. Panoorin mo yung video ko kasi may napulot kang aral. Hindi yung panoorin mo yung video ko dahil bibigyan kita ng Gcash. Ayoko po ng ganyan. Gusto ko po kung magbibigay ako ng pera ay dahil talaga naawa ko sa'yo, mahirap ka o talagang wala kang pera. Hindi yung panoorin mo yung video ko, magpapa-Gcash ako. Sa totoo lang po, ang dami kong kilalang ganyan yung ginagawa. Wala naman po nangyari, hindi nakabawi. Naubos lang yung pera nila kaka-Gcash. Anong nangyari? Yung pong kanilang ika ngayon, ginagawa nilang content is walang sustansya. Kasi lahat naman po tayo ay malaya po natin baliwalain yung mga nakikita natin sa YouTube at panoorin lang kung ano yung talagang gusto natin panoorin. Kaya itong mga nagme-message sa akin na gusto hindi ko po yan kinukonsider. Actually, ako nga po yung nahihiya eh. Pagkagaya nung minsan may nag-i-invite sa akin, Sir Purge, punta ka dito sa Suri, dito lang ako. Sir Purge, punta ka dito sa Richmond, pagluluto ka namin. Ako po yung nahihiya kasi una-una, sino ba naman ako? Wala naman akong ginagawa. Gumagawa lang ako ng video para kahit pa paano ma-share yung mga experience namin. So, yun nga po. Gusto ko lang pong banggitin sa inyo bago matapos tong video to kasi ang dami na nagpapa-shoutout na patambak na. Shoutout kay Lance Rotnip. Shoutout po kung Quiet Lods. Thank you po sa mga advice sa vlog nyo. And to Team Lakay Tracker. Shoutout naman dyan, Idol. Kay user JG2SW Lodi ka talaga, Kuya Perd. Salamat sa mga information mo. More videos pa. Tatlong account ko nakapalow sa'yo. Wow. Here in Taiwan. Si user JG2S 5XK7D. And then dito po kay Piads, congrats on your 2 years journey, Kuya Birds, dyan sa Canada. Keep going and inspire us more in your vlog. Shout out po kay Piads 0406. And then kay Rasher Mars 5478, nakakaliw panoorin ng mga videos mo, Kuya Birds. Shout out from Colville, Washington, USA border pala. Dyan kayo sa BC. And shout out din po kay Ryan Laiko 2516 from Kuwait po. Ito po, kung Kuwait. And then, Salted Caramel 8341. Shoutouts, Kuya Perz, always watching your vlog from Manila. And then, ito po, Ed Sources Vlog 2633. Congratulations, Sir Perz TV. Ito talaga ang dahilan kaya isa ako sa follower mo mula umpisa kasi totoo ka at nagsasabi ka ng buhay sa Canada para sa mga taong nagbabalak o papunta dyan sa Canada. And then, hoping na meet kita soon. Dyan ako sa Kamloops. And then, ito, solid to, from Seattle, Washington. Si Sir, at Maya May Shih Tzu. Ito ang dahilan kung bakit ang channel na itong kay Purge TV ay walang support from other Filipino YouTubers in Canada. Panay ang shoutout ng ibang YouTubers sa isa't isa. Ini-introduce nila ang kanilang mga channel pero never akong nakarinig na in-endorse nila kay Purge TV. Why? They got butt hurt with the truth. They hate knowledge and they promote lifestyle that they cannot even afford. Iilan ang mga taong ganitong matino mag-isip like Birds TV at Sir Eric. Kudos sa inyong dalawa, but Sir Eric, let me remind you, when you start your own channel, don't expect to get a lot of love. Kasi nga marami talagang basher talaga dito. It's okay, no problem. Gerald the Furious, good day to you both, you gentlemen. Napakaganda ng episode mo. Mag-collaboration ni Sir Eric. Shout out po dito kami. Jimenez Family from Sharjah, UAE. Gerald the Furious, Jimenez Family from Sharjah, UAE. And then Dennis Arts 2119. And then ito pa, Dennis Arts PH 2119. Hi Boss Bird, since I discovered your channel, lagi akong nanonood. Hindi nga lang talaga lagi nakaka-comment dahil Smart TV po ako nanonood. God bless po, 36 years old na ako. And then ito pa, Kobe Joe 164. Shout out Kobe Joe from Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
KYEC to sir, dati sa Taiwan BU3 Department, si Ramil Precioso 8536. Ito, namimit ko to sa KYEC dati, that time nung nasa Taiwan pa ako. And then, ito, sir, pa-shoutout ka mukha mo si Alden Richard in older looks nga lang. Dahil sa dimple mo, shoutout po from Bahrain. Support lagi sa Purge TV, tuloy-tuloy lang sa mga new videos. Marami ka natutulungan, sir Purge. Sineshare ko ang totoong, totoong nangyayari. Pa-shoutout po sa next video mo, eh, pambansang late bloomer 40. Hello Sir Perds, good morning kay Robert Lampano, HB4YN. Napanood ko po yung content nyo, tama po ang ginawa nyo sa mga video nyo, ito po. And then, Michael Alawan 4788, shout out sir. And then last one, Jimilin Yonsai 4694, shout out po sir. Ito po, napakarami pa po, hindi ko na kaya at mahaba po masyadong video natin. Hope na marami kayo natutunan guys sa ating today's episode at napakaraming salamat kay Kainags dahil pinagbigyan niya tayong ma-share yung pinagdaanan niya dito pagdating niya sa Canada. Hope na doon sa mga subscriber natin, i-follow niyo po si Kainags. At kung medyo naiinip po kayo, maganda pong libangan yung channel niya. Kahit papano, nakikita niyo po yung realidad na nangyayari dito sa buhay Canada. Yung daily life po kasi ni Kainags ay madalas niya inilalabas doon sa kanyang channel. So kahit papano, may idea kayo ano yung nangyayari pag na dito na kayo sa Canada. Baka akala niyo po kasi, gaya nga na sabi niya, na hindi po dito kagaya sa Pilipinas, na paglabas mo sa kanto-kanto ay may mga nagchichismisan, eh dito po talaga, pag uwi mo ng galing trabaho, talagang sa bahay ka lang talaga. So hanggang dito na lang guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share yung ating video para paano makarating doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. Maraming salamat, hanggang sa muli, see you guys sa next vlog, I love you all, bye-bye!